Makakadaan tayo sa dagat, all goods. Maganda rin siya. Mamasama na si Uwi Harbor, 8 kilometer pa. Ito na yung sinasabi ko sa inyo na magandang mga puno. Ito yung bike na pag ginamit mo, isang padyak mo, papunta ka ng langit. Anis, what do you do for a living? Ma-experience din natin yung ganda ng lugar dito. Masulit din natin, kasi dadating yung araw, hindi na tayo makakabalik dito. Tatawid tayo sa dagat. May bahong ka bang ano? May bahong kang... Matawag dun? Tayo na umanghe sa temple. Mga napaparad natin sa movie, mga pinagsisitingan. Jawal ng Dapangas. Copy prince daw dito, ginanap ka. Kasi dito kasi sa Korea, bawat city dito may mga tourist spot sila. Isa mo! Biyak na si Kuya Kevin eh. Para sa memories. Simpo Harbor, Slice Row. Tayo. Iba yung paramdam dito sa part na to. Bahay dito parang walang nga nakatira. Sakyan dito, gumigit na sila. Sa Pilipinas kasi pipinahan ka eh. Hello everybody. Agal pala niyan eh. Hindi ako nagpipidal oh. Pagod na yung mga bike natin ah. Ganda dito, may sarili kang bike pag nandito ka na sa Korea. Lalo pag nasa probinsya ka kagaya namin. Mapupuntahan mo yung mga tourist spot dito. Bagay sa akin yan oh. Sunod, meron na tayo yan. So yun guys, for today's video, yun, yay! Yan na tayo. Hindi natin na nabasan tayo pupunta pero bahala na. Maganda kasi mag-find kayo kasi fall season, kung makikita nyo yung mga dahon, naglalagas-lagas na. May pupuntahan tayong spot dito na may mga puno na ganyan. Na ano, yung naglalagas-lagas. Tapos picture, wala, parang exercise na din. Ha? Sumasama sa season. Yung alin? So ayan, let's go! Bike na tayo! Ayun yung apartment to. Dito pa lang, pagod na ako. Let's go! Bye-bye! Karera, karera, karera! Ito yung gamit pala nating bike na to. Ito yung dala ng terrenum natin, race bike show. Maganda rin siya. Tapos yung gamit ni Kuya Kevin, ayun yung bike ni Kuya Anthony. Kiniwa lang namin to sa company nila. Sila, maghanap sila. Sinasama naman dapat si Kuya Jay kaso pagod din. Tsaka wala siyang bike. Sabi ko magmotor siya, ayaw. Papahinga na lang daw siya. Ayun. Andito na kami sa crossing sa amin. Ito yung crossing sa lugar namin, malapit pa lang naman tayo. Kaso kailangan natin pumili ng tubig natin na may inom. Kasi malayo-layo yung pupuntahan natin sa mga tindahan. Dito lang kasi sa lugar namin talaga yung ano, pinaka tindahan. Kaya pinupuntahan din ng mga malalayo pa kasi nga dito yung may tindahan. Nakapag-bike natin kasi ako doon last time. So, parang 15 kilometers layo. Wala talaga ako nakita ng mga tindahan. Sabi bile. Wow, yayamanin. Let's go. Dito muna tayo, bibili muna si Kevin. Let's go! Balik na! So, bilhin muna tayo dito sa GS Smart. Parang 7-11 lang to sa atin. Siyempre, yung mga product lang nila, Korean. Hindi. 2 plus 1 naman. Ayan, 2 pa. 2 plus 1 pa. Anong gusto? Anong kulay? Blue! Yes, sir! Ayan, ang dami dito mga cup noodles. Chicherian nila. Ang daming pera. 50,000 yun. Alam ko yung 50,000 na yun ah. Ito ba? Ito pa, dalawa. Yes, sir. Hindi natin alam kung saan natin lalagay ito. Wala tayong bag.
Geng. Ayun, napulot natin. So, yun. Ewan ko kung lahat ba ng race bike talaga walang stand. Wala, eh, hirap. Gaganyan ko na lang siya. So, tabi muna natin to. Tapos, larga na ulit. Let's go. Let's do this. Let's go. Ha? Tapos yung mga makikita mo magagandang tanawin na hindi mo makikita sa Pilipinas. Siyempre yung mga puno makakita. Pero yung mga establishment nakakaiba sa paningin natin. Ayun o, Chonchonhi. Maganda. Bagal na namin. Ito yung bentahan ng mga kalakal. Ito ang junk shop sa Korea. Pwede natin benta dito yung mga tatakas natin pala. Okay. Nabangga ka no? Kaniman dito, sile, mga ano pa yan, repolyo. Mga, yan basta. Pwede kang kumuha, babarilin ka lang. Sheesh, lamig, sarap. Ano pa to ha, maaga pa. Maaga pa ngayon, papalamig pa ng papalamig, di ba? Ayun mga sinasabi. Oh, mabilis din kasi gumabi. Ayun yung sinasabi ko mga makikita nyo dito. Mga bahay na Korean, di ba? Hindi kasi natin nakikita sa Pilipinas yan eh. Maganda kaya ng bahay nila dito, mga traditional house nila. Astag nila oh, mga luma. Ito siya mga bahay oh. Parang walang tao dito. Probinsya kasi. Yung mga tao kasi ngayon dito sa Korea, puro mga nasa city. Mas gusto nila sa apartment na lang sila tumira. Tapos ang mga natitira dito sa mga ano nila, hometown, mga matatanda, mga ano nila, ano, lolo, lola, nanay, tatay, ganun. Usually talaga nasa apartment or mga nasa city. So yan guys, ang ganda sa part na to, daming cosmos flower. Yan, ang tawag dyan, cosmos flower, lumalabas ng siyapat, bottom. Parang ano lang ha, Korean drama lang ha. Masawa na siwi na ang mga Korean movies. Tapos bigla akong tumawag no? Oo. Amo eh. Ayun, gaganda ng bulaklak. That is cosmos flower. Ayun guys, yung cosmos flower. Isang habayan, hanggang dun. Puro ganyan yung talib. Kasi mo nasa kalsada lang nila, diba? So ayun guys, dyan natin balak pumunta sa Simpo Harbor. 8 kilometer pa. Isang diretso lang naman yun eh. Tutok sa amin yung araw pero tinatalo siya ng lamig ng panahon dito. Kaya ang sarap ng bike. Kahit umitim ka, syempre nakakaitim pa rin yung araw. Umitim ka, pero hindi mo nararamdaman kasi init eh. Yung lamig kasi. Oh, kanina pa kami nagbabike. Siguro mga 15 minutes na. Hindi pa kami pagpapawisan. Kahit tirik ang araw. Diba? Sarap. Dito na tayo sa hindi namin alam. Basta bike lang kami ng bike yan sa Namgo Road.
Ganda dito, may ano, fish pond. Hindi, ano yan. Kung karal ata, ay ano. Kung ano yun. Mga tubig. Siyempre malapit na sa dagat to, kaya may ganyan. Hinta tayo ng baso. Gyeongchang Station. So, hanap lang kami nag-stopover ni Kuya Kevin. Ito na yung sinasabi ko sa inyo na magandang mga puno. Yung, ayun, malak, parang nasa Korea talaga. Hindi, yung makikita nyo. Papatak sa inyo. Oh, yan nga. Oh, di ba? Isang street yan. Tapos may cosmos pa sa gilid, oh. Wow! Ah, ang ganda na puno. Kaso hindi pa nagpo-pole. Oh, di ba? May mga windmill dito. Dito tayo kasi mag-iyosi si Kuya Kevin. Ito ang map. Saan? Police station yun. Doon na lang tayo. Sige. Wala ka na. Bike so. Ang angas ng bike ko, modify yun. Panis. What do you do for a living? So naka ano tayo. Naka lightened tayo na rim. So ito na yung bagong gulong dito sa Korea. Tapos ito yung aerodynamics niya talaga. Pag ginanun mo yan, sobrang bilis ng under ng bike na yan. Tapos yung pedal niya. Ito. Kinustomize na natin, no? Ito, ginawa na natin siyang ano, aerodynamics para dagdag bilis, pati yung likod. Tapos yung likod din, same din sa harap na naka-lightened. Pati yung chassis natin lightened, tapos naglagay tayo ng shock dito. Tapos pati sa upuan, meron na ding aerodynamics yan. Ayun na umigot kasi stack-up, naulanan. Titingnan nyo, kinalawang. Ito yung bike na pag ginamit mo, isang padjak mo, papunta ka ng langit. Sabi mo, ayun, no? Ang daming ano eh. Ang daming batawag na LEC. Oh, di ba? Dito siguro yung gulong niya. San? Ayun ba? Ang galing, no? Ha? Kusa lang siyang umiikot kasi sa ano ng hangin, sa lakas ng hangin. Terminal, eh. Ito yung palang terminal, oh. Ito. Ito yun. Ito yan. Ano ba yan? Yung nakikita natin na signage susun sa atin. Manghesa? Bakit dito tayo dadaan? Saan yung daan? Kung alam, bakit dito? Hindi. Ito yung terminal. Ayan. Ito, Johnson Co. Manesa, Dudok Siwon. Simpo. Ah, ito yung Simpo Harbor. Malapit na pala eh. Pero saan yun? Kasi 1 kilometer na lang. Ah, hindi. Hindi, ito. May po, 0.5 muna. Tapos pagkatas ng si Jinbongbang Chuge. Yudya, tapos 4 kilometer. Andito na yung itong ano, Yed Johnson po. Tapos, ah, mahaba pa pala. Mga 6 kilometers nandun na tayo. 5.5. Maganda yan sa Manhesa. Nakikita namin yung signage na yan. Nga para siyang temple, no? 4 kilometers na layo pa nun. Lapit lang yan. Nakaka-4 ka na tayo eh. Ha? Nakaka-4. 4 meters. Lalo yung birthday mo, kapag itong baksa na yan? Hindi yan, masa na lang yan, mga triad. Yan. Let's go. So yun guys, dito na nga tayo sa may sinasabi kong puno. Yung dalawang gilid may mga puno. Kaso hindi pa nga siya naglalabas. Pero ayun din, ayun yun, di ba? Yung mga puno na naglalabas. Yun sa nami, yun ang tawag. Ayun na yung mga yellow. Nag-yellow na siya. Yung kasi sa amin, bulok na eh. Naglalagas na eh. Maagang na bulok eh. Ayun guys, nakaka 6 kilometer na tayo at pabalik na tayo. Kaya pa. Sarap-sarap pag-bike eh. 4 kilometers nandun tayo sa Manghesa. First time na namin makakapunta dun, kapaka-kapa lang. Itingnan lang namin yung mga signage. So yun guys, ito yung nakikita ng mga mata namin ngayon. Ganda. Kung yung doon kanina nakita tayo ng mga cosmos flower, dito mas madami. Mas makitid kasi yung kalsada dito. Kaya ano, ayun, halos dumikit ka na sa mga cosmos flower. Ang ganda, di ba? Tapos pa sunset pa. Ay. Ganda, maganda. Grabe, napakaganda mo talaga South Korea. Solid. Ayun, palit naman kami ni Kuya Kevin. Yung padjak na kasi doon 35 eh. Dito tatlo lang eh. Hindi, ang bilis talaga nitong bike. Kunting padjak lang. Dalas ko na kasi dyan kasi nagamit. Eh, ito yung ginamit ko nung pumunta din ako dito. Mga 600 na pedal. Bago umusad. Ako na 100
pa, bago na yung bike natin. Bigay ni Kuya Will. Wala, oo nga, bagal. Hindi, wala kasama na ako magpadyak eh. Oo, ha? Oh, ito, iba naman yung Puyobi natin. Gundo. Lalagyan ko to ng sounds na ano, mabagal. Beautiful life. Palit kami ni Kuya Kevin kasi basta na, ang bagal nga nung ito. Pero iwanan natin yan. Gamit tayo ng super running style. So yun siya, relax na relax lang siya dun, oh. Halos hindi nakapadyak. Tayo, makakali kakapadyak eh. Oh, ang ganda na naman, oh. Grabe, napakaganda mo, South Korea. So, kaya yun guys, ito yung isa sa pinakamaganda pag nagtatrabaho kayo sa South Korea. Kasi may experience yung mga ganito. Yung makagala sa lugar nila, di ba? Dito kasi hindi tayo kulong sa trabaho. Kung ang pasok nyo lang ay 8 oras, may time kayo gumala or wala kayong pasok ng Sabado Linggo, makakagala kayo. Di ba? Ayun yung maganda dito talaga. Tapos ang ganda pa ng South Korea, ang ganda ng lugar. Tapos nag-iiba-iba pa yung season, di ba? Fall, summer, autumn, sunod winter naman. Ayun yung may experience natin, snow. So, ayun. Ayun yung mga kagandahan pag nandito kayo sa South Korea. Ayun na, isupaw, pwede nyo kunin. Pagka, ayun yung kagandahan. Magiging magnanakaw ka dito. Hindi. May experience nyo, yung mga nakikita namin ngayon. Makikita nyo rin yan pagdating nyo dito sa Korea. Kulang lang, diba? Ganda. Ang ganda ng klima, ang lamig. Kanina pa kami nagpa-bike. So, yun lang. Diyan kanina, gusto ko na tanggal yung jacket ka dito pala. Oo. Yung ano, yung makapagtrabaho ka dito sa South Korea, tapos may experience mo pang ganito, yung mga season nila, grabe, yung palang panalo ka na, tapos makagala ka sa mga magagandang puntahan dito, di ba? Kasi nga, lagi sinasabi, hindi mo tayo habang buhay dito. Siyempre, dapat may experience din natin yung ganda ng lugar dito, masulit din natin, kasi dadating yung araw, hindi na tayo makakabalik dito. Ewan natin kung mayaman tayo sa Pinas, no? Kung sobrang yaman sa Pinas, siguro ano na lang tayo, turista tayo, babalik tayo dito. Yun. Kaya kami, sinusulit lang namin bawat pagkakataon na nakakagala kami dito ng libre. In the same time, nagtatrabaho kami dito, di ba? Tatrabaho kami, pwede kaming gumala, pag walang pasok, yun, di ba? Doon pa lang, panalong-panalo ka na. Kasi, hindi natin to mararanasan sa Pilipinas. Mararanasan, kaso iba yung makikita natin sa Pilipinas at iba rin yung makikita nyo dito sa South Korea. Iba yung experience na ibibigay sa inyo ng South Korea. So, yun lang. Basta, pag nakarating kayo dito, may experience nyo rin to. Makikita nyo kung ano yung mga nakikita namin. Puro bulaklak. De, kaya ito yung view nyo. Kasi nga, nasa probinsya kami. Pag nasa city naman, puro building. Yun. Nakita rin naman ng mga mata natin yun. Na-experience rin natin sa city. Pero para sa akin, mas maganda pa rin dito sa mga, ano, sa probinsya. Makikita mo yung mga local Korean, mga bahay nila. Masayo. Diba? Bumabati pa. Sila pa yung mga bumabati. Ganda. Ang ganda dito talaga sa Korea. Solid. Nats kaya Kevin. Naka-race bike siya pero... Let's go! Baan natin? Banat! Parang ang dami ko na napadyak ah. Parang ang dami ko na napadyak. Ihingal na ako. Ganda na evacuation center nila. Hindi tayo dito. Binidyohan ko lang to. Parang eskwelahan pero evacuation center pala. Ano yun? Gyudo Mall. Shim to. Okay. So yun guys, may crossing kasi siya. May ibang daan, may ibang way. So check lang natin sa maps kung nasa na tayo. Alam ko nasa gilid na tayo ng dagat nito. So yun. Yun, di ba? Dito na tayo. Yung kabilang bundok na to, dagat na oh. Kita nyo. Tapos, dito pa kami para makita namin yung harbor. Basta kahit saan yan. Gunsan oh, kabila lang yung gunsan kay Kevin. Ay, malapit na. Tatawid tayo sa dagat. May baong ka bang ano? May baong kang... Ano ba tawag doon? Pang floating. Babaykin natin. So yan, diretso lang. Ito, yun oh, may mga connection pa rin na daan oh. Grabe, kalsada pa rin. Tulay nga, yun oh, may kalsada ng tulay oh. Hindi makakadaan tayo sa dagat, all goods. Let's go.
So yun, excited na ako. Pahinga lang tayo konti. Let's go. Guys, ito na pala yung Manghesa, you know, Manghesa Temple. 400 meters. Akit tayo, kahit pa akit siya. Let's go! Igaudi, di mo kaon! So, tulak na lang natin yung bike. Ayun no, ayun yung map nyo. Di ba? Oo, may napuntahan na tayo. Kasi maganda ito, makita natin ng maliwanag. So yun, first time ko lang makakapunta dito, kahit si Kevin. Diba? May ganito palang pasyalan sa lugar namin. So paahon siya. Ayun o. Tarek, diba? So yun, dito na tayo. Sa taas. Ay, iba pala. Akala ko sarado. So yun pala yung pwede natin makita dito. Game Jesse. Seman Gungwanggang ano do. Map. Parang Game Jesse. Seman Gung Map. Yun, pag dinaradiretso natin yun, ayun yung matadaanan natin mamaya. Dagat nga. Diba? Tapos ito yung Manghesa. Pababa, pababa, ang ganda. 30 meters na lang, let's go. Solid, solid yung gala, diba? Pagka wala kang plano, wala kang planong pupuntahan, solid yan. Oh, yung kapal ng pagkuya kay Ibin, oh. Ayun na pala yung dagat, oh. Ay, dagat nga! Ayun na. Solid gagi. Uy, gagi, ganda, solid. Okay. Oh, nakita na natin yung dagat. So yun guys, dito na tayo. Ayun na yung dagat, oh. Grabe. Ako, tagal ko na nag-crave magkakita ng dagat. Kasi ako sa Pilipinas, pag gusto ko makita ng dagat, inaaya ko lang si Jopet. Punta kami ng Manila Bay. Gusto ko lang makita yung dagat. Tapos uwi na. So ito, ayun, oh. Pinunta ko kasi to last time, tapos hindi ako dumiretso kasi gabing-gabi na. Gusto ko kasi makita yung dagat nun, kasi natakot na ako kaya bumalik na ako. Wow! Ganda! Ma'am? Yun, Manghesa Temple. So, park tayo dyan. Kita nyo na yung Manila Bay, oh. Ay, ganda, ganda. Sayang, Kuya Jay, di ka sumama. So yun guys, ito yung view dito sa taas. Makita mo lang. Para sa ating sa Angat. Angat Dam sa Bulacan, ganun. Medyo mababa kasi siya eh. Tapos yun yung tuloy. Oh. Nakita nyo ba? Yun. Gala lang kami nagkikabin dito. Ayun yung Jangyum ah. Jewel in the Palace. Huh? Jewel in the Palace. Ewan ko ba? Mga lumang temple, parang ganito yung mga napapanood natin sa movie, yung mga pinagsusutingan. Temple. Tapos bell. Ah, ito yung ano, ito yung logo nun, di ba pag nakikita natin? Manhesa. Kapitirin mo ako dito. Sige, sige, sige. Paan ka lang. Ano yan? Ano yan, patanagin mo nga. Patayin mo. So yun guys, ito yung pagka sa mga movie. Pinapatunog. Ibukas ang tarangkahan! Oo. That's testing ah. Oo. Oo. Ganda-ganda. Solid-solid. Coffee Prince daw dito. Ginanap ka. Parang alam ko maganda yung lugar nun eh. Ayan. Picture. So yan guys. Dahil dumidilim na. Pupunta pa kami dun sa Maytulay. So paalam na tayo dito sa Manghesa. Sa napakagandang temple na to. Solid, ang ganda. Akit naman tayo. Ang sarap ng pababa eh. Kaso ngayon, paakit naman. Solid yan, solid na pa. So yun, let's go. Yung mga bike natin. Ayan na. Bye-bye. Sa napakagandang view. Ang ganda ng puno. Parang sa movie mo lang talaga makikita. Diba? Mas kaya kayo din oh. Race bike pa. So yun guys, ito yung makikita nyo sa taas. Yung pag-ahon namin. Galing Manghesa. May mga ano din doon, Hanok Village. Tapos kabahayan. Ito mga bahay lang dito, normal na bahay dito sa Korea. 'Di ba? Taas, mataas din. So ayun, pahinga muna kami ni Kuya Kevin dito. Yung tambay mode muna tayo. Pahinga. Galing tayo sa Akayatin. Pero mamaya naman doon pababa na. 'Yun yung grabe yung pababa. Talagang palusong. Ay na tayo. Baon tayong Hershey. Kami lamok dito. Maganda dito sa mga galaan dito sa Korea, mga tourist spot. Walang entrance, no? Oo. Pwede ka lang pumasok, pasok ka lang. Wala yung mga naniningil. Ganun. Sa Pinas, sa Pinas kasi, sa Pinas ganun dito. Bawal pong pumasok. Parking, may mga bayad sa parking. Ganun dito, wala.
May iba, mayroong mga iba dito na may mga entrance, yung mga magaganda talagang pasyalan. Mga entrance dito, mga ganito lang sa lugar namin. Kasi wala naman naningil sa atin. Hindi, tsaka pag umagala nga kami sa iba, wala. Walang bayad. Kanina pa kami nagbabike, hindi lang pinagpapulusyon. Dami di, sarap. Yung sakot ko, ano yan eh. Nakadoble ako ng... Ano to? Heat-tech na ano. Para talaga sa lamig to. Kaya kayo, pag nandito na kayo sa Korea, lalo't mga bata kayo or wala pa kayong pamilya sa Pilipinas, ganun, sulitin nyo din yung gala dito. Hindi naman sulitin na gumastos kayo sa mga pupuntahan nyo. Ganito, may mga pwede kasi kayong puntahan dito na libre lang, plus bike lang. Diba? Sa Korea kasi, dito kasi sa Korea, bawat city dito may mga tourist spot sila. Bawat, kahit nga barabarangay lang may mga tourist spot. Kagaya sa amin may mga park, diba, na libre lang. Na hindi mo kailangan gumastos. Yung iba kasi pag sinabing gala or ay, panay gala yan sa Korea, iniisip nila gumagastos ng malaki. Yung parang nauubos yung pera, kakagala, hindi. Dito sa Korea, hindi. Siguro pagka gagastos ka ng malaki, pag pumunta ka na sa city, sa Seoul, mga ganun. Kasi pamasahe pa lang ito, mahal na. At pupunta ka sa mga tourist spot na, ano may yung magaganda talagang tourist spot, yung mga kunyari sa Seoul nga, tapos sa Busan, yung mapapagastos ka. Doon ka mapapagastos. Pero sa mga ganto-ganto lang, mga simpleng ano lang, libre lang. Hindi mo kailangan gumastos ng malaki. Wala naman, ito nga lang baon namin, tubig lang. Kung gagala man lang kami sa city, mga pupunta kami ng Seoul, pupunta kami ng ano, mamimili, sasabay na namin yung pamimili namin ng gamit. Tsaka ano lang, minsan lang, mga minsan sa isang buwan, ganun. Parang makagala din, may experience din, syempre. Lalo ako nung bago ako dito, talagang Seoul, punta ka nung punta sa Seoul. Kasi bago lang sa akin, pero ngayon tamad na eh. Pag may nag-aya na lang, kunyari hindi ko pa napuntahan. Pero pag Seoul na naman, hindi na, minsan na lang ako sasama. Pero pagka yung hindi ko pa napupuntahan, doon sumasama ako. Tsaka minsan lang kasi hindi, ano, minsan lang experience na yun, diba? Tapos ito nga si Kuya Kevin, nagtataka ako kasi siya na talaga nag-aaya ng gala. Eh kasi hindi to gumagala eh. Kasi yung trabaho namin na outside, kahit saan ka talaga mapupunta. Kasi nakapag-outside na rin ako. Kung saan ka talaga mapupunta. Eh lalo na to si Kuya Kevin, 6 years sa company. Halos nalibot niya na yung Korea kasi doon sa ginagawa namin sa outside. So yun, sawa na siya. Kaya lagi niya sinasabi, ko na lang, sawa na ako dyan. So ngayon, dito, ngayon nagpapapayat eh. Hindi, exercise din. Tsaka malapit lang naman. Lang. Susunod, pag nag-outside ulit tayo, papakita ko sa inyo yung trabaho sa outside. Ayan. Para may idea kayo. Kasi baka pa may sabihin, sa outside nakakagala. Papakita ko, gala talaga yung ginagawa doon. Gala, pagkain, puro Korean food, tapos trabaho. Ayan, basta. Susunod, mga susunod na vlog. Malay mo pag outside din tayo. Ayaw mo si Kuya. Pero wag pa. Hindi, susunod. So yung pahinga lang tayo. So, guys, tumatakbo tayo ng ano, 120 ngayon. Pababa. Yes, gabi, no? Isa mo. Napaya nga naman yan eh. Mahal, diba? Nasa taas tayo. Ayan yung view. Ayan na. Ang tarik. Gagay, matarik. Oh, ulaga. Ulaga ka dyan. Pag ganito, preno ka na, sagad mo na. Sayaan mo lang umusad-usad yung bike konti. Tarik, matarik talaga. Mukhang papatayin ko na yung video, hindi na kaya. Ah, kaya naman. Manhesa Temple. Diretso lang. Kanan. Diretso lang. Sige, let's go. Okay guys, nakababa na tayo at doon naman tayo sa tulay. Malapit na 'yon. Sayang kasi pag di natin pinuntahan, 'di ba? Pinapalakas 'yung logo. Kaya mo 'yan. Kaya mo 'yan. Bus 19 na 'yun, dumadaan sa amin na bus. Sakay na tayo diyan. Pwede 'yan, 'di ba? Sasakay mo 'to sa ano, sa compartment. Pero paano naman? Wala ka pala eh. Parera. Saan? Bike na tayo. Malulobot na kasi sa cellphone natin. Doon na tayo mag video mamaya sa tulay. Bye bye. Simpo Harbor Slice Row Beach Center 400 meters kung... Guys, dito na kami dumaan sa gilid. Kasi ito yung parang coastal na. Kita mo na yung dagat. Ayun, dagat na nga. Gimje. Ayun, no, harbor. Itong spot na to, bilihan ng mga ano,
seafoods. Kasi nasa harbor na tayo, nasa gilid tayo ng dagat. As yun, itong tapat campsite. Parang ano, siguro may mga yate. Ayun, may mga yate nga. Parang pwede ka dyan tumambay, oh. Mag-camping, tapos fishing. Ayun, oh. Mga restaurant dyan dito na mga seafoods. Suyok. Ayun, may mga ano nga sila. May mga yate din. May mga bangka-bangka sila. Gimje! Gimje, yun yung lugar natin, oh, Manggyong. Ayan. Gimje, Manggyong, tapos nandito tayo sa Semanggum. Yun! Dito na tayo! Di ba? Paganda na paganda yung nangyayari. Parang ginera naman ito. Masira. Yun. Dito na tayo. Kaliwa tayo. Kaliwa. Ganda. Ang ganda dito. Pasok tayo dyan. Madilim na kasi, guys. Pero malalamig. Pero okay lang. At least nakita natin itong lugar. Ano, dagat na yun, oh. Baka hindi na tayo makapunta sa tuloy. Ang layo. Layo pala niya. Ang pasyo. Ba, ang labo pa. Nasakto ko lang yung bike natin dyan. Saan? Dyan na. Tapos laglag mo, ha? Ay, dito na pala tayo sa tulay, eh. Oo. Di ba? Maikling tulay. Okay, bangga mo, bagsak mo. Para siyang ano dito, pier. Stapan ng mga ano. Sir, stapan ng mga barko, bangka, ganun. So yun guys, hanggang dito na lang yung pupuntahan natin dahil malayo-layo nga yung tulay. Malabo eh, malabo pa siya tingnan. Ay, makikita, hindi nyo yung makikita eh. Kasi yun, malabo. Medyo hindi maganda yung dagat niya dito. Na to. Pero success lang yung napuntahan natin. Solid, di ba? Ito yung rota talaga natin eh. Mm. Di ba? Solid. Lahat pala kung meron tayo ng paminguit na. Oo. Pwede to pagka ano nga, tatambayan mo. Ipaminggit kayo, solid. So yun guys, alis na tayo dito sa lugar na to. At dahil padilim na lang padilim, tsaka malayo-layo rin yung pinike natin. So iwan na natin si Kevin. Mabilis naman yung bike niya. So yun, at least nakakita tayo ng dagat. Solid. Hindi lang siya kaganda ng dagat natin, pares lang sa Pilipinas. Na parang ano, Manila Bay ganun. Mas maganda pa nga sa Manila Bay. So yun, pabalik na tayo sa ating lugar, sa Manggyong. Siguro mga 12 kilometers yung bike-biking natin pabalik. Eh, kung mapapansin nyo, wala na mga ilaw dito. Tapos, maliwanag sa cellphone. Pero dito ah, sa point of view namin dito, madilim na. So yun guys, ito yung isa sa dahilan kung bakit hindi ako tumuloy dito nung last time na bike ako. Kasi yung mga bahay dito parang walang mga nakatira. Malinaw lang sa cellphone ko. Tapos yung kalsada, madilim. Ano, ako lang mag-isa ngayon kasi may kasama tayo si Kevin. Kaya malakas na loob natin. Pero pag ikaw, tapos first time mo lang pupunta, nakatakot. Tapos wala kang kasabay sa kalsada, ang kasabay mo mga bus. Tapos madalang pa. Kaya nung nakarating na ako sa point na to, balik na ako sa lugar namin. Tapos gabi na yun, ay madilim na nun. Ito lang pala yung standard pala. Por. Ayun, saan may ilaw. Yung bike ko, simula nung umalis tayo dun sa harbor, dire-diretso na padya ko si Kuya Kevin, oh. Yes! May pahinga eh, kasi maganda yung gulong eh. Malambot yung gulong natin eh. So, palit natin yung gulong dun eh. Hindi ah. Angas ng bike mo, may liilaw pa. Angas pa rin eh. Okay, mas maganda sa akin, oh. Ba-vibrate yan. Ay, nag-ano. Titit-tit! Ya. Oh. Panis. Yan, may mga sasakyan. O, diba? Mga bahay dito, walang mga nakatira. Abandonado. May mga bahay din na may nakatira. Kaso mas maraming walang nakatira. Tapos puro ganito, bahay. Tapos palayan na naman na mahaba. Pilapil. Dilim. Yan, parang dito na yung kanina. Yung may mga cosmos flowers. Paso. Yung mga sasakyan dito, gigit na pa, gumigit na sila. Pero diba? Mabagal lang sila, no? Ganyan lang, overtake ka nila mabagal. Sa Pilipinas kasi pipinahan ka eh.
Bubusinahan ka pa. Yung mga truck. Ganyan lang. Kasi wala ditong bike lane eh. Oh, dito ka sa gilid. Ayun yung bike lane, hindi. Ay, ito yung sinasabi mo kung madilim na. Oo, dito. Lalo pag wala ka sa kaya nga nakatakot. Ayun, no, bundok oh. Maliwanag sa cellphone eh. Let's go everybody. Hindi natin maiwanan si Kuya Kevin eh. Lakas ng bike niya eh. Konting padjak lang eh. Ayun guys, dito na tayo sa may magandang daan. Yung ano, yung maganda yung puno. Kung ano yung kinaganda niya sa umaga, ayun yung kinatakot niya pag gabi. Sobrang dilim. Yan. Ayun, nagbibideo lang ako para may flashlight eh. Na makita. Bilis. Malapit na tayo sa ano, yung in-stop over natin ng mga bike sa police station. Konti na lang. Ano? Biyak na si Kuya Kevin eh. Oh. So yun guys, 6 kilometer na lang Mangyong, ayun yung lugar natin. 6 kilometer, let's go. Nakakalahati na tayo. Iniwan na tayo ni Kuya Kevin. Yabang, ang bilis kasi ng bike eh. Siyempre hindi tayo papatalo. Mabilis yung paa natin oh. Sheesh. Bagal pala niyan eh. Bagal. Oh? Hindi ako nagpipidal oh. Bagal. Race bike pala yan? Race bike pala yan? Yan pala yung race bike. So yun guys, stop over muna tayo. Tapos kinuha ko yung isang ilaw dun sa bike nung nagamit ni Kuya Kevin. Kakapit tayo kasi hindi tayo kita pag sa likod. Pagod na yung mga bike natin ah. Okay gana eh. So yun guys, konti na lang malapit na. Nakita na natin yung apartment. Sandal mo sana. Ay, ulo mo sa ulan. So yun, ganito yung ano yung pag natatakot ka na sa kalsada. Yung mapapakanta ka na lang ng mga Christian song. Yan, parang yung asong kumakaul sa ating kanino. Pero kumakawag yung buntot niya. Iba yung pakiramdam dito sa part na to. Bigat, parang bigat. Ang bigat na patsyakan. Paahon ba? Bigat to. Kaya na, Mangyong na. Pangat ba? Ang bigat to. Baka pangat. Ang bigat na patsyakan eh. Kaya na apartment to. Yun! Mangyong. Let's go! Lapit na! Nakapag-burger na si Kuya Kevin. Yun, pababa. So yun guys, dito na tayo sa lugar namin. Yan. Sa pinuntahan natin, wala man lang kami nakita itong GS Mart, mga convenience store. Ano lang, doon lang sa dulo yung harbor, yung pinaka-pinuntahan namin. Kainan lang, no? Wala siya mga ano, establishment. Mga simpleng kainan lang. So dito talaga sa amin. Ang swerte din pala talaga namin, yung lugar namin ay malapit pa pala to sa ano, mga pangangailangan namin kasi 'di ba yung lugar, yung company namin doon, naglalakad kami ng halos 20 minutes para makapunta dito sa mga bilihan. So swerte pa pala namin kasi malapit. 'Di ba? Ay, no, ang ganda dito sa amin, oh. Sitting City. Parang kasi galing ka sa ano, mas probinsya pa pala 'yun eh. Pero sa amin, para sa amin probinsya na 'tong sa amin, ah. Kasi pag sa city talaga, tabi-tabi talaga yung mga tindahan, may mga palengke na malalaki. Kaya para sa amin, city na to. Ah, diba? Ito yung crossing sa amin, oh. Nakakamiss. Tagal nating nawala. Dalawang oras. Hindi, alas 4 kasi kami nag-start. 7 na, mag-8 na ngayon, 7:30. So, punta tayo ulit ng GS Mart. Dahil si Kuya Kevin, gusto niyo daw kumain ng burger. Ngayon na daw yung hapunan niya kasi kakakain niya lang kanina ng 3 p.m. And diet yan, mahina lang kumain yan eh. Masipag lang magluto. Ulakan natin, iabangan natin. Bagal pala yan eh. GS. Hey, stop over ulit. Tapos malapit pa tayo sa company. Let's go. Hi. Ito
na kami sa ilaw. Paling. Time check tayo. 7:22 PM. Ano mas ba tayo pa nito? 6:30. Alas isang oras tayo yung binig natin. Saan? Dito na sana. Ang work mo. Mga 6:20 tayo mas dito. Isang oras din. Binig natin. Pabalik. Dire-diretso na yun ah. Yung kanina kasi stop or stop over kami. Picture din. Pero yung dire-diretso, tas konting stop lang. Oh, sarap, solid. Hindi man lang kami pinagpawisan. Yun lang. Gusto namin pagpawisan pero hindi talaga kaya eh. Hello, lamig. Pakapal pa yung suot namin. Hindi kami pinagpawisan kasi malamig na lang. Wala pa to, sa susunod pakapal na ng pakapal yung suot natin. Tayo ng company. Hamburger. Hamburger pala. Bilis kaya kaibigan ng hamburger. Ako ha? Hindi na. Ayoko. Kaibigan bibili siya ng hamburger. Ako doon na lang. Kasi maraming ulam sa ano sa company namin sa Gisuksa. Nagluto siya kanina ng sinigang tsaka lechong kawal. Ay. Lechong paksiw. Eh may garlic pepper beef pa doon tsaka pares. Bali apat yung ulam natin na nandoon. Kasi birthday niya nung Sabado, 'di ba? Tas Linggo nag-celebrate kami. Siyempre maraming natira. Tapos nagluto pa siya ng dalawang putahe kanina. Kasi doon kumain sila Kuya Jay, Kuya Michael, tsaka si Kuya Anthony. Train lang, no? Solid yung experience na naman ngayon. Na unexpected nga na yung manghesa kasi lagi lang namin pinag-uusapan yan na punta tayo doon, yung ano, may temple doon. Matagal na, siguro mga 2 months pa lang o 3 months. Bike tayo doon, puntahan natin. Tapos ngayon, nangyari na, kami dalawa ni Kuya Kevin, napuntahan namin. Maganda siya, yung nakita nyo naman yung temple kanina. Konti lang yung ano, picturean niya. Pero maganda kasi, ano yun eh, makalumang site yun dito sa Korea eh. Parang ayun niya yung mga pinagsusutingan ng mga Korean movies pag makaluma. Tapos kita natin yung harbor, yung dagat. May view siya na ganun. Tapos kanina, hindi na tayo nakapunta nga sa Tulay kasi malayo. Talagang pagtingin na mo rin sa mapa, malayo siya. Tapos malabo pa eh. Pagunsan na kasi yun, yung pag napunta tayo sa Tulay na yun, yung tawid nung gunsan na. So yun ang maganda dito, may sarili kang bike pag nandito ka na sa Korea. Lalo pag nasa probinsya ka kagaya namin. Mapupuntahan mo yung mga tourist spot dito, di ba? Nahawak mo yung oras mo. Kasi nga dito, di ba, yung mga bus dito may oras. Kanyari, 6 PM, ganun, iba-iba yung oras eh. Eh pag may bike ka, pumunta ka doon, kung anong oras mo gusto umuwi, ikaw masusunod kasi may sasakyan ka. Or may service ka, di ba? Basta, marami kang mapupuntahan dito. Siguro ito pa lang yung simula ng paggala namin kay Kevin. Sa mga susunod, pupuntahan din natin ibang mga ano dito, tourist spot dito sa lugar namin. Yan. Eh ginaganahan na rin magbike to si Kuya Kevin. Tapos sila Kuya Jay sasama na yan sa susunod kasi may isang pa-bike doon eh. Yung bike ni Kuya Kevin papagawa natin. Para tatlo tayo, tapos may isa pang bike kala Kuya Astro. Para kung sino yung gustong sumama pag magbabike. Kasi 'di ba? Sarap din, sarap magbike. Lalo ngayon, malamig na, hindi ka magpapawisan pag nagbike ka. Tsaka, ano, nakakagala tayo, nakakapunta tayo sa magagandang lugar. Tapos, walang bayad, di ba? Libre lang. Baon ka lang ng tubig, tapos baon ka ng biscuit, okay na. Tapos pag uwi mo, sa bahay ka na lang kumain. Pagka nasasakyan, bibili tayo niyan. Pick up 19. Susunod, soon, bibili tayo niyan. Tapos ito, na-amaze lang ako ganda. Ito yung trip ko din oh. May ganyan, may camping van ka. Hatak-hatak siya ng pickup. Tapos may camping van ka. Ang bala ko din kasi ganyan may van. Tapos libot-libot na lang sa Pilipinas, di ba? Tapos video, may drone, ganun. Parang mala Geo-ong. So yun, antayin na lang natin si Kevin. Tapos doon na tayo sa ano. Ganyan sana. Kaya nga eh, di ba? Ang ganda oh. Bili tayo niyan, susunod. Sunduin kita sa Isabela. Ano yan? Uy, panalauyo yan ah. Dito ka nakakain? Sheesh, favorite natin yan o buyo, panalauyo o. Parang siguro yan ah. Ano siya eh, bukod siya eh, parang camping van na talaga eh. Ay, hindi nga siya van eh. Camping ano lang. Dihatak talaga siyang pick up. Pick up o. Oh. Ayun talaga gusto kong pick up yung itim, ganyang pick up itim. Tapos may hatak-hatak na van. Angas. Buong pamilya sama, pati kapitbahay. Angas. Solid bagay sa akin yung pick up. Nakatulog ka na sa loob. Oo. Oh. Ganyan pick up ko, bagay sa akin yan, oh. Sheesh.
Sheesh. Sunod, meron na tayo niyan. Yes sir. Wala pala ini, bagal pala ini. Hey. Banking. Banking. Okay. Eh. Eh. Ayun yung horyong company. So yun guys, finally nandito na tayo sa company namin. Woo! Go! Touchdown! So yun guys, dito na tayo sa company natin. Time check 7:43 na. So, 4 tayo nag-start. 4:20, 4, 5, 6, 7. Alos 3 hours din. Diba? Hindi na natin kasi mababalikan yung oras kanina. Diba? Sulit yung mga pinuntahan natin. Ganda. Unexpected. Yung mga nakita natin. Kasi hindi naman natin alam kung ano yun eh. Wala tayo idea doon eh. Basta pinuntahan lang natin. Ano yung maganda, diba? Walang plano. Eh. Ito lang ilaw, brownout. Brownout? Shish. Nakakamiss ng company. Oy ko. Okay. Anong ulamin natin? Apat yung ulam eh. Lima pala. Lima pala yung ulam natin. Yung seryoso, lima nga yung ulam. Sinigang. Itong paksi. Tapa yung kahapon. Garlic pepper beef. Pares na nilamig na. Sa memories.